What's going on guys, Jomoto here at alam na this guys. Siyempre, gagawa na naman tayo ng panibagong review kasama tong napakagandang MT-15 from Yamaha. So big shoutout kay Boss Marlo sa pagpapahiram dito sa MT-15 niya. So guys, one of the Torque Master from Yamaha at hubad na version ni R15. This is the Yamaha MT-15 guys. Alright, Yamaha MT-15. Mukhang madami na siyang nasalpak na accessories dito guys, tulad nitong winglet, mini driving light. Pero anyhow, pag sinabing MT mga chong, it stands for Master of Torque. At ito yung mga naked bikes ng Yamaha, tulad nito. Then MT-03, MT-07, MT-09 at MT-10. So bago pa tayo lumalim guys, let me show you the specs. Okay, so gumagamit sa MT-15 ng 155cc, single overhead cam, 4-stroke, 4-valve, single-cylinder liquid cooled, fuel-injected 6-speed trans na nagpa-produce ng 19.3 horsepower at 10,000 RPM at 14.7 NF torque at 8,500 RPM. Fuel tank capacity nito guys is 10 liters, curb weight is about 138 kilograms at mabibili nyo ngayon si Yamaha MT-15 for an SRP of 159,000 pesos. Para sa akin mga man, isa na si MT-15 sa unique ang disenyo pagdating sa headlight. Well, hindi lang to in particular. Halos lahat ng MT walang yayong mukha, ang gaganda eh. When it comes to styling naman, napakaganda ng itsura kumpara sa ibang naked bikes. At may napaka-sexing tank ito with MT logo. Mas pinagaan ng mags para mas maganda yung likuan yung mga loads. Ang ganda ng kulay nito, grabe. Kung meron man pumukaw ng attention ko dito sa motor na to guys, yun yung frame niya mga lods. Ang lapad eh. Actually, hindi mo nga kakalain 150cc lang to eh. At may air intake na mukhang sarado. Bakit ganon? May silbi ba talaga to? May napakagandang headlight with automatic LED sa front. Actually, mukha siyang mascara guys eh, no? Turning light is halogen, I think. Oo nga, halogen pa. At LED tail lights mga lods. Pagdating naman sa gauge guys, naka-inverted LCD panel to at makikita natin dito yung gear indicator, RPM indicator, a clock, then speedometer, fuel indicator, then dito sa bandang kaliwa may ibang indicators din siya like tong neutral light, then hindi nyo nakikita to guys, hindi na yellow. May temperature gauge, check engine, turning indicators, tapos may high beam dito. Also guys, kung gusto nyo makita yung ibang info dito sa bandang baba, pindutin nyo lang itong select button, then makikita natin yung liter per 100 km, average fuel consumption, odometer, then trip 1, trip 2. Also guys, naka wide handlebar tong si Yamaha MT-15, at dito sa may bandang kanan makikita natin yung starter switch. Ayan. Then kapag pinush mo siya pataas, yun yung kill switch niya. Then wala na dito sa may bandang baba. Dito sa may bandang kaliwa naman makikita natin yung high beam and low beam, flasher, ayan. Then signal light, then busina. At dahil isa siya sa mga master of torque, hindi dapat mawala yung assistance slipper clutch. Bali ang nagagawa nito guys, just in case mag downshift kayo in high RPM, mapre-prevent niyang mag-lock yung rear wheel mo. And na VBA system din to for better torque sa low to mid RPM. Uy, andito pala yung coolant niya guys. Gold upside down fork suspension sa front for better handling at single disc brake dito sa harap. Too bad guys, wala pa tong ABS. Monoshock suspension dito sa rear at stock tire niya is IRC 140-70-17 dito sa likod. At 110-70-70 naman sa harap.
Also guys, naka-single seat tong si Yamaha MT-15. And if ever gusto nyo makita yung trunk space niya, papakita ko sa inyo. Asan ba yung susuyan nito? Asan yung susuyan? Asan yung susuyan nito mga lods? Anak ng tokweng. Ayun! Anak ng tipaklongs. Buksan natin mga lods. Yeah. So, ang malalagay nyo dito guys, wala. Kayong malalagay. Dito nakalagay yung battery nyo guys, by the way. So, balik na natin. Yeah. Pagdating naman sa upgrades guys, ang mga napapansin kong pinalitan niya dito, itong visor, pinalitan niya. Nilagyan niya ng winglet, mini driving light, tapos side mirror, pinalitan niya din. Dito yung stock side mirror ng MT-15. At throttle grip, pinalitan niya. Lever guard, nilagyan niya. Brake and clutch lever, pinalitan niya din. Nilagyan niya ng hazard switch. Battery indicator, nilagyan niya din. Then, ito yung switch ng mini driving light. Then, ano pa ba? Radiator guard, napansin ko, nilagyan niya din. Also, itong tail tidy guys, pinalitan niya. Tinanggal niya yung fender. So, I think yun lang guys. Road test time! Woo! Grabe! Mas mainit pa sa Beriat tong panahon ngayon. Okay, so Yamaha MT-15. Grabe yung lapad ng gulong nito mga lods para sa 150cc. Unang upo. Ay. Bali guys, itong mga Yamaha MT-15, ito yung mga entry level naked bikes ng Yamaha. So pwedeng pwede ito sa mga beginner riders. Ngunit datapwat mga kaibigan, may kataasan tong motor na to. Kung nakikita nyo, flat footed ako and I'm 6 foot tall at straight yung legs ko. Siguro para sa akin, paano ba? Siguro mga 5-6 at least para malapat mo ng maayos yung paa mo. Antong nakaumbok dito. Ah, kulong! Mila yung emblem. Nice! Also guys, nakalimutan kong sabihin sa inyo, merong shutter key to sa may bandang susian. And, meron ding gear shift indicator to dito sa may bandang taas, yung nagbiling kanina. So, ang nagagawa niyan, mag-i-indicate siya kung kailan kayo pwedeng magpalit ng gear as tipid as possible. Clutch check, napakalambot. Guys, grabe yung lapit ko sa may bandang handlebar eh. Oh. Okay, start na natin. So guys, stock exhaust. Ito yung tunog niya. Side mirror, isin natin. Yan, mukhang okay na yan. Okay, first gear. Let's go. Woo! Grabe tight na to para sa 150cc. Ngayon pa lang guys, alam ko na mag-enjoy ako sa motor na to. Bale, punta tayo sa testing spot natin mga bro. By the way, all the reading is already 15,800. Tama ba? Hindi ko masyado makita. Base sa all the reading, mukhang pang daily ni bossing tong motor na to. Ah! Basa! Ito ang number one kalaban kapag na-atail tayo yung motor mga lods. Dahan-dahan lang tayo dito guys. Let's take it slow. So slow. Okay guys, pagdating sa riding position, may pagka-aggressive yung positioning ng mga paa ko at upright yung katawan ko. Pero, hindi ko masabing relax yung body position ko eh kasi may pagka-sporting paaramdam ko. Engine heat, wala naman akong gaanong naramdaman, so okay yun. Gear shifting guys, napakalambot, wala akong masabi, what the heck. At turning radius niya of course, malaki dahil naked to, so maganda siya iliko-liko at isingit sa traffic. Nagtataka kayo kung bakit Master of Torque ang tawag ng Yamaha sa mga naked nila. Well, obviously, sa pangalan pa lang, they are claiming na sila ang mamaw pagdating sa torque sa mga naked plus. Well, medyo sang-ay naman ako doon dahil hindi ako magsisinungaling sa inyo guys. Napakaganda ng torque nitong 715 para sa 150cc. Pero ang number one sagot ko dyan kung bakit Master of Torque is of course, marketing strategy nila yun eh. Sarap kaya pakinggan, Master of Torque. At para sa mga beginners, ano ba ang torque? At ano ba pinagkaiba niya sa horsepower? Well, torque is sa Tagalog, hatak. Or in other term, yung acceleration.
Sa madaling salita guys, the more na malakas ang torque mo, the more na malakas din ang hatak ng motor mo. Horsepower naman, or sa Tagalog, yung bilis, the more na malakas ang horsepower ng motor mo, the more na madali kang makapunta sa isang lugar in a short amount of time in a certain RPM. Naintindihan nyo ba guys? Sabihin na natin ganito ah. Kapag nag-gym kayo for example, torque is kung gaano kabigat yung kaya nyong buhatin. While horsepower naman, yun yung kaya nyong rep sa ganong bigat in a certain time frame. I guess ito na ba guys? Bahala na kayo maintindi. Actually guys, kung ganitong motor mo, parang nakabig bike feels ka na eh. Kasi tsura nyo pa lang, brusko tignan eh. Yung frame nyo pa lang guys, solid eh. Parang naka-MT3. Also, ang kagandahan pa dito guys, syempre dahil naked siya, madali siyang maintenance at kalikutan kasi di tulad ng sports, wala masyadong mga fairings to, so good yun mga bro. Kung meron mang downside to mga bro, yun yung lack of ABS niya. Hindi ko alam kung bakit walang ABS to eh, tuting tang empty ka na from yung mga... Ayun, torque yung bike eh, so malaking factor para dito yung ABS. Pero ganun pa man, stop yung braking system nito kahit walang ABS. Pasensya na kayo guys kung wala pa yung top speed ha, kasi hindi sa ating tong bike eh. Nakakaya sa mayari. Balik na tayo guys. Darong tayo nang meron. Teka, makikisilip tayo guys ha. kaya naman pala, may mga nagpapalipad ng motor. Salit tayo mga lods, gamitin natin sa MT-15. Naku, patay na, nagsisitaluna na. What? Baba yun? Stick? Ay, teka, nag-review pala ako. Fuel consumption nito is 45 km per liter. Sobrang tipid guys, what the G. Hindi lang siya pogi tignan, panalo pa sa konsumo ng gasolina mga lods. Okay, balik na tayo sa garahe. Yeah. Alright. Napakaswabe ng motor na to mga lods, wala akong masabi. Ay. So guys, shoutout kay Ranjos Morales. Sino pa ba? Iskimoto, shoutout sa'yo. At shoutout kay Genuine Sulaiman. Genuine Sulaiman. So maraming thank you sa'yo brother. So guys, kung naghahanap kayo ng 150cc class na magandang performance, especially torque, loaded ang features, pero too bad walang ABS tong motor na to. And kung hindi naman issue sa inyo ang budget, dito na kayo kay Yamaha MT-09. MT-15 pala, sorry guys. So guys, Yamaha MT-15. Kung nakatulong tong video na ito, paki-like. At kung mahilig ka sa mga ganitong content, guys, alam nyo na, please do subscribe sa ating YouTube channel. So guys, MT-15.